Good morning. After I entered the seminary and I went home, hindi sila makapaniwala kasi ang kulit-kulit ko nung maliit pa ako eh. Ito yung mga kasama ko na tumatakas, namimingwit sa ilog na malalaki pa ang buhaya when I was a little boy. So, yung iba, kulit niyan, di magtatagal sa seminaryo yan. Guguluhin yan ang seminaryo, palalabasin yan. Yung iba naman, yung mga pilosopo, nagsasayang ka ng buhay. Dapat mag-enjoy ka na lang. Mayroong kanta kasi sa amin noon, sa Bisaya. Kabaw bitaw ngaway simba, nganong ni tambok man. Yung pinagtatawanan nila kami ng mga altar boy, kasi ang kanta nagsabi, tingnan mo yung kalabaw, hindi naman nagsisimba yan, lakas-lakas naman, hindi natin kailangan yan. Pero ito ring mga taong ito, when they were forced to join the army by the government and fight the Muslim rebels, nabalitaan ko, ang dami raw medalya sa katawan. Pati yung kanilang Armalite may naka ano na rosary. Yung iba naman, parang kinaawaan ako na hindi na raw liligaya dahil you cannot love a woman anymore, you cannot have children and a family. Basta, parang familiarity breeds contempt. Kilalang kilala mo na, hindi na magbabago yan. Gaya ng pagbalik ni Jesus, sabi ng kanyang mga kapitbahay, lalo na yung kanyang mga kamag-anakan, saan nanggagaling yung wisdom at saka good work? Kinilala nila eh, na may wisdom at saka good work. Dapat inimbestigahan mo saan, ano ba yung wisdom niya, tama ba yan, totoo ba yung mga milagro na ginawa niya. Pero sinabi, anak lang ng karpintero yan. Kilala natin yung kanyang mga pinsan at saka yung kanyang ina, nag-iigib dyan sa ating balon. Sa German, tinatawag nila yan na Vorurteil. Vor, before. Ang Urteil, judgment. So takot na katakot ang mga German. Kaya ang lalim nila mag-isip eh, takot na takot sila sa mga Vorurteil. Pre-judgment. Prejudice. Itim ang kulay niyan ng balat. Mababang uri ng tao yan, kagaya ng mga racist sa Amerika. Papakitaan ko kayo ng itim ang balat, doble sa IQ ninyo. Sasabihin ko sana doon sa mga puti na ang baba ng pagtingin sa mga African-Americans. Prejudgment, Vorurteil, bias, prejudice, disturbs our relationship with the environment dahil hindi tama ang ating pagbibigay kahulugan dahil may prejudgment na eh. Disturbs our relationship with other people. Ayan, indigenous katutubo yan. Mangyan yan. And especially, it disturbs our relationship with God. Dahil mali-mali na ang ating pagbibigay kahulugan, mali na rin ang ating pagtingin sa Diyos. Yung iba, Santa Claus ang Diyos na pag humingi, bibigay ka agad, kahit hindi maganda para sa kanila. Yung iba, parang pulis ang Diyos na naghihintay lang, magkakamali ka, tapos bubulid ka na raw sa dagat-dagatang apoy, sabi ng ibang mga pastor. Hayaan ninyo na paliwanag ko ngayon paano mabawasan o totally avoid Vorurteil, prejudice, prejudgment. Okay. Galing kay Bernard Lonergan, Jesuit theologian. Apat ang kanyang sabi. Be attentive, be intelligent, be rational, be responsible. Hindi naman maging
paraiso ang buhay mo, pero you will be at peace. Sa ating pakikitungo, sa kapaligiran, sa ibang tao, sa Diyos. Be attentive. Kailangan natin ng focus. Kailangan natin to pay attention. Kailangan matuto ka na ituon ang iyong pansin. Kasi ang dami-dami nating distractions ngayon. Nagdadasal ka, nag-ring ang phone mo, uy, ganda ng Instagram ko ngayon, Twitter, Messenger, Yahoo Mail, may Gmail ka pa, dalawa-dalawa ang account ng mga Pilipino ngayon. Tapos yung pinost mo pa sa TikTok, ang daming nag-like. Distracted tayo, kaya tayo very disturbed, kaya maraming emotionally distressed, hindi na natutuon ang pansin. Dahil, siyempre ang ating mata maraming nakikita, eh, hindi mo naman titignan lahat yan, hindi kaya ng brain mo. Kailang mag-focus ka, kailang ituon mo ang iyong pansin. Pag nagdadasal ka, mahalaga din yan. So be attentive. Hindi lang na nakakakita ka, dapat ka tumitingin, sabi ng mga matatanda. Hindi lang na nakakarinig ka, dapat ikaw nakikinig. Intentionality ang tawag dyan sa epistemology. Pufocus mo, tutuon mo yung pansin sa mga bagay na tunay na mahalaga. At dyan napapasok ang wisdom. Ngayon, kung nakatuon naman ang pansin mo, sabi ni Lonergan, be intelligent. Ang ibig sabihin yan, interpret the sensory input correctly. Kung ano ang iyong pinapakinggan, kung ano ang iyong tinitignan, dapat mabibigyan mo ng tamang kahulugan. Be rational. Logical ka. Gagamitin mo yung tamang rules for thinking. Dapat you are mindful, dapat alam mo ang metacognition. Marami hindi na nag-iisip ng ganon. Sa be attentive pa lang, bagsak na sila eh. Eh lalo na sa be intelligent and be rational, be reasonable. Tamang pag-iisip. At ang pang-apat ni Lonergan, be responsible. Pag na-focus mo na, pag nabigyan mo na ng tamang kahulugan, pag sinuri mo na ng ayos, ayon sa logic, titignan mo ngayon ang implications niyan. Ano ang mangyayari kung tapon ng tapon ka ng plastic kung saan-saan? Number 3, ang mga Pilipino, sa dami ng plastic na tinatapon. Tapos nagsisimba yan, sasabihin yan, I believe in God, creator of heaven and earth. Ba't mo sinisira sa Diyos pala yan? Yan yung be responsible. So manalangin po tayo ngayon na sana magiging tama ang pamamaraan ng ating pag-iisip. That we will be attentive, that we will be intelligent, that we will be reasonable, that we will be responsible. Para tama ang ating pakikitungo sa mundo, ang ating pakikitungo sa ating kapwa. That's the only way to approach God. Pag sa simula, mali ka na, ay mahirap mong matagpuan ang tunay na Panginoon. Gagawa ka. Tayo, nilikha, ayon ang nakalarawan at kawangis ng Diyos. Pag mali ang pag-iisip natin, lumilikha tayo ng Diyos na kawangis natin at kalarawan na naaayon sa ating pangangailangan. Santa Claus ang Diyos, pulis ang Diyos, Diyos na walang pakialam. Hindi yung Diyos ni Hesus Kristo. Hindi yung Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi yung tunay na Diyos ni Peter, James, and John. So yan ang ating panalangin as we join the community of faith all over the world today. To honor the memory of St. Peter Chrysologos, Bishop of Ravenna, Doctor of the Church, and we also again partake of the body and blood
of Christ. As we join in the Eucharistic celebration, let us be attentive. Let us be intelligent. Let us be reasonable. And let us be responsible. May the Holy Spirit grant us the grace that we will be able to see what is really important in life and act accordingly.